So may mga fan motors po ako dito ngayon. So ito, tapos ayan, mga fan motors natin, makikita natin. Ayan. So tuturuan ko po kayo ngayon kung paano ma-determine yung kanyang speed. So tutok lang po kayo mga ka-RDC TV. Ayan, hello po mga ka-RDC TV. Kumusta po kayo ngayon sa umaga pong ito? Ay tuturuan ko po kayo paano malaman yung speed ng ating fan motor. Yung high, medium, tsaka low. Gayun din yung kanyang common tsaka auxiliary. So yun ang ituturo ko po sa inyo ngayon mga ka-RDC TV. Samahan nyo po ako at sabay-sabay po tayong matuto ng ano ma-determine yung speed ng ating fan motor. Okay mga ka-RDC TV. So, ito yung mga fan motor natin. Ayan. Ito. Ang mga fan motor, mga ka-RDC TV, may speed yan. So, high, medium, low. Yung iba, high tsaka low lang. Yung iba, single speed lang. So, katulad ng fan motor na to, ito sa lumang, ano to eh, lumang model. Ang speed nito is 3. Ilan ang wire niya? Ang wires nito ay 5. Sa mga wires na to, i-determine natin dito mga ka-RDC TV kung saan dito ang auxiliary, saan ang common, saan ang low, saan ang mid, tsaka high o yung tinatawag na speed ng ating fan motor. So ganito ang proseso ng pag-determine nito. So ang una natin gagawin is mamarkahan natin tong 5 wires na to. So ito yung example ko sa inyo. Ito example natin mga ka-RDC TV. So may 5 wires siya. Black, yellow, blue, tsaka brown and red. So lalagyan natin ng label po ito. Yan. So ganito ang ginagawa kapag nagde-determine tayo. Kung halimbawa wala tayong diagram. Yan. Yan. Okay. So lalagyan natin ito ng numbers mga ka-RDC TV. Yan, number 1, number 2. Number 3 yung brown. Number 4 yung yellow. Saka number 5 yung black. Okay. So yan mga ka-RDC TV, yung mga numbers natin. So ite-tester natin to isa-isa. Ite-tester natin to isa-isa. 1:3, 1:4, 1:5, then 2:3, 2:4, 2:5, 3:4, 3:5. Then 4:5 yung ating pagsusulatan ng resistance. So te-test rin natin yung wire number 1 tsaka wire number 2. And wire number 1 tsaka wire number 3, 1 and 4, 1 and 5, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 3 and 4, 3 and 5, 4 and 5. So ite-tester natin ito para makuha natin yung resistance. Yan. So ite-tester natin yung 1 and 2. So yung 1 and 2 is blue tsaka red. Red. Sunan natin yung blue tapos red. So ilan? Ang resistance ng blue at saka red mga ka-RDC TV is 22.2. Next is 1 at saka 3. Yung 3 natin is itong si kulay brown. Itong brown. Yan. 1 and 3. 157.4. 157.4.
Katapos ng 1 at saka 3, punta naman tayo 1 and 4. Ang 1 at saka 4 natin, 108.7. 1 and 5, 30.8. Si 1 at saka 5, 30.8 ohms. Then punta naman tayo sa 2 and 3. Wire number 2, then si wire number 3. Okay, 2 and 3 natin is ilan? 178.4. 3, sana tayo 2 and 4. 129.6. Ayan, 2 and 5 tayo mga ka-RDC TV. Ilan ang resistance ng 2 and 5? 51.8. So, 51.8. Punta na tayo sa 3 and 4. 205.6. ka-RDC TV 3 and 5. Ilan? 127.6. Ito yung 4 at saka 5 natin. Ayan, 4 at saka 5, ang resistance ay 78.9. 4 at 5, 78.9. Tester na natin yung resistance nila. Ngayon, ito isa-sum up na natin. So, bali, ang gagawin natin, ganito. Pipiliin natin, mga ka-RDC TV, piliin po natin yung apat na highest ang reading kung saan yung mga yon. Ang mataas na reading natin, pinakamataas ay makikita natin dito sa 3 and 4. So, ito ang first. Okay? Ito ang first. 3 and 4. Sumunod naman ay 2 and 3. So, ito ang second. Third natin ay makikita sa pagitan ng wire number 1 tsaka si wire number 4. Wire number 3. Ako pala. Ang fourth ay si 2 and 4. Okay? So, ang first natin, ay si 3 and 4. Ha? Then, second, 2 and 3. Third, 1 and 3. Tsaka fourth, 2 and 4. Okay? Kunin din natin yung pinaka fifth natin. Ang fifth natin ay nasaan ang fifth? Ito. 127. Ito ang panglima. So, 3 and 5. Okay. 3 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5. So, ganito yon. Ang pinakamataas, mga ka-RDC TV, ang pinakamataas, siya si auxiliary. Ganito ang order natin. Auxiliary, susunod si auxiliary, susunod si common, sunod kay common si low, sunod kay low si mid o middle. Then, ang pinakalas natin ay si high. Ang pinakamataas is 3 and 4 na mayroong 205. Meron silang 205 ohms. So, 205.6 ohms. Then, 2 and 3 natin, yung pangalawa, is meron siyang 178.4 ohms. Yan ang pangalawa. Pumangatlo yung 1 and 3 natin na mayroong 157.4 ohms. Pumang-apat naman is 129.6 ohms. At ang panglima natin ay 127.6 ohms. Mula sa reading na to, malalaman na natin dyan kung saan dyan si auxiliary, saan si common, saan si low,
mid, tsaka high. So, tingnan natin sa unang pinakamataas, 3 and 4. Okay? Then, sundan natin din yung pangalawa, 3 is to 4, then 2 is to 3. Ibig sabihin, talagang mataas yung resistance dito kay 3. So, ibig sabihin, si number 3 natin, siya na ang automatic na auxiliary. Okay? So, nagpipili lang kasi tayo dito sa between 3 and 4. Itong pangalawang reading natin, which is 178.4 ohms, nandun ulit si 3. So, ibig sabihin, mga ka-RDC TV, si 3 ngayon ang auxiliary. Siya na yung auxiliary. Okay? Ngayon, sino na ang common? Okay. So, ang common natin is yung katabi niya. Ang katabi ni auxiliary, siya na rin yung common natin, which is number 4. Okay, ganun lang yon. Kung sino yung katabi niya, siya si common. Number 3, siya na si auxiliary, tama? Yung number 4, siya naman si common. Tama. Ngayon, dito sa pangalawa, dahil yung number 3 siya na si auxiliary, yung number 4 siya naman si common, dito sa pangalawang reading natin, which is nandito ulit si number 3 na siya na si auxiliary, automatic si number 2 siya ngayon ang low. Okay? Ang low natin is number 2. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa pangatlo. Sa pangatlong pinakamataas, which is 1 and 3. Dahil si 3 ay auxiliary na, mga ka-RDC TV, automatic si number 1, siya na si mid. Okay? Nasusundan nyo, mga ka-RDC TV? Ito na lang ang natitira. Wire number 5. Kung ganun, si wire number 5, siya si high. Yung wire number 5 natin, siya si high. So, nakuha natin, mga ka-RDC TV. Ngayon, kunin natin yung mga colors nila. So, yung number 3 natin, yung number 3 pala natin, brown, siya si auxiliary. Yellow, siya si common. Number 2 natin, si low, siya si red. And yung mid, number 1 is blue. Black, siya si high. Okay. So, napakasimple lang, mga ka-RDC TV, ano ma-determine yung mga wirings ng ating fan motor. Kung sino sa kanila si auxiliary, sino si common, sino si low, mid, tsaka high. Compare natin yung una tsaka pangalawang reading. Tapos makikita natin doon na si wire number 3 present sa una, present din sa pangalawa. Kung ganun, number 3 ngayon ay siya si auxiliary. Okay? Ngayon, kung sino na yung katabi ni auxiliary, doon sa unang reading, automatic siya si common. Yun nga yung yellow. Then, dito naman, sumunod doon, ito yung tinatawag, mga ka-RDC TV, na shortcut. Meron din, actually, yung mga libro na luma, yung lumang libro, pinapakompute lahat. Pinapakompute sa atin lahat. Ngayon, turuan ko kayo paano yung tinatawag na long method. Ito yung tinatawag kasi na short. Short method. Short method. So, titignan po natin kung magtatali siya sa long. Long method. Bali, ganito ang gagawin natin sa long method. At kunin natin lahat ng 1, lahat ng 2, lahat ng 3, lahat ng 4, then lahat ng 5. Andiyan na. Lahat ng 2, lahat ng 3, lahat ng 4. Okay? Ngayon, syempre dito, baka malito tayo, mga ka-RDC TV. Yung 2 dito, tatatlo, di ba? 1, 2, and 3. Samantalang yung 1 ay 4. 1, 2, 3, 4. So ngayon, kukunin din natin yung 2 doon. So magdadagdag tayo dito ng 22.2. Ganun din dito, kukunin natin yung 3 doon, yung 3 doon, kukunin natin yan tsaka yung 3 doon. So, tiga-apat yan. Yung 4 dito,
yung 4 dyan, tsaka yung 4 doon. So, kukunin natin lahat yun. Itatali natin. Ganun din yung 5. 5 dito, isang 5 doon, 5, 5. Okay, so ganito yan. Ayan mga ka-RDC TV, tinotal natin lahat. Yung ating wire number 1, mayroon siyang 319 ohms. Yung wire number 2, 382. Wire number 3, mayroon siyang 669. Wire number 4, mayroon siyang 522. At yung wire number 5 natin, meron naman siyang 289.1 ohms. Ngayon, yung pinakamataas dito, siya si auxiliary. So, tingnan natin kung magtatali siya. So, ang pinakamataas is 669. So, si wire number 3 natin, siya si auxiliary. Okay? Wire number 3, auxiliary. Then, yung sumunod naman is wire number 4. Siya si common natin. Common. 522 yung sumunod. Tapos, yung pumangatlo, saan yung pumangatlo dyan? Ayun. Si wire number 2. Siya si low natin. Yung pumang-apat naman natin, pumang-apat ay si number 1. Siya si mid natin. Pinakamababa is 289, siya si 5, siya si number 5, which is siya si high natin. So auxiliary, common, low, mid, tsaka high. Ayan, so itali nga natin. Ito yung ginawa natin kanina, ito yung ano natin, long method. Inadd natin lahat ng 1, lahat ng 2, lahat ng 3, lahat ng 4, lahat ng 5. Yan yung total nila. Okay? So, itatali natin ngayon kung tama. Dito sa short method, ito yung short method natin na ginawa kanina. Ito naman yung long method. Okay? So, yung 3 natin, brown, tama siya. Si auxiliary, so tama. Yung number 4, common, common. Yung number 2, number 2 siya si low. Number 1, siya si mid. Tsaka yung number 5, siya si high. Okay? So, ibig sabihin, yung ginawa nating short method kanina, shortcut, ay parehas lang ang kalalabasan doon sa long method. Tama natin yung brown natin, siya si auxiliary. Yung yellow natin, yung common. Yung low natin, si number 2, siya si low yung number 2. Mid yung number 1. Yung number 1 natin, yan. Yung number 1, siya si mid. At saka yung high natin, ibig sabihin yung pinakamalakas, number 5, which is black.